Alright, mga ka-plastic, and this is me again, Big Sue. Right back at it again with another live stream content. At ito tungkol na naman po kay Shaira. Pero bago lahat, mga ka-plastic. Happy Eid Fitr, mga ka-plastic. April 10th. Para sa mga Muslim natin dyan. Na kapatid natin, mga Muslim natin dyan. Kaya, Happy Eid Fitr. So, ito. Good news po para kay Shaira Moro. Ang nangyari ngayon tungkol sa copyright issue nila ni Lenka, mga ka-plastic. So, inilahad na ni Shaira o ano yung kanilang agreement at nanatili silang tahimik, mga ka-plastic, sa kabila ng mga batikos ng mga netizens na kung makapagsalita sila sa taong ito na kaya magnanakaw ng content o ng music, pero yung mga sikat na content creators o yung mga musiker natin dyan, rapper, MC, mga rakista dito sa Pilipinas na hindi daw kumukopya ng mga audio sa ibang bansa. Sila yung mga tipong mga netizens na napaka-kitid ang utak, mga ka-plastic, at hindi nila alam yung salitang fair use. Puro na lang kasi copyright. Pag may naglabas na ng isyung ibang page na ganitong ugali ng tao ito, sasabihin naman ang isa ng mga netizens na pumapatol sa comment section, oo nga no, pag nanakaw pala itong taong to, dapat hindi sinusuportahan. Diba? Ganun tayo mga Pilipino eh. Kapag may umangat na kapwa Pilipino at hindi nyo nagugustuhan yung persona niya, talagang magagalit ka, mga plastic. Diba? Ganong kakupal ang ugali ng mga Pilipino when it comes sa mga kasikatan ng iba. Hindi ko sa pinagtatanggol si Shaira, baga ang dami kasing copywriter na MC, mga singers, ultimo yung mga sikat na artista na nagnanakaw lang din ng beat sa ibang bansa. Pero hindi nyo nakita na yun. Pero pag mga bangsa Moro, dinidiscriminate nila yung kultura, reliyon, at the same time, minamaliit nila yung kakayanan ng mga tao. So panorin natin yung opinion ni Shaira Moro bago umaba pa ang issue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Shaira, ang nasa likod ng kantang Selos na siyang nagpasaya sa karamihan sa inyo. Una po sa lahat ay aking pasasalamat sa aking mga kapwa Pilipino na itinangkilik at pinagmalaki ang aking mga kanta. Hindi niyo po alam kung anong klaseng saya ang ibinigay niyo sa akin sa tuwing napapanood kong sumasayo kayo sa aking tugtog o di kaya ay napapakinggan ko ang inyong sariling rendisyon ng Selos. Noong nilabas po namin ang kantang ito, ay hindi po namin inaasahan na papatok ito, lalong-lalong na sa mga kapwa naming na taga Luzon and Visayas. Naisip ko, sino ba naman ako? Isang dihangwak na babaeng bangsa Moro na nais lamang ipalabas ang kanyang hilig sa musika. Kung kaya, napakalaki po ng aking pasasalamat ngayon dahil napakadaming oportunidad ang nabuksan para sa akin mula nung magkilala ang kantang Selos. Pero sa kabila ng saya, hindi po namin maiiwasan na magkaroon ng problema, lalo na't aminado naman po ako na hango lang po sa ibang kanta ang melodiya na ginamit para sa aking awitin. Minsan ay nasas... Inaamin naman nila eh, hindi ba? Nagpakambaba na nga siya eh, dihamak na bang samoro lang siya. Tapos itong mga taong itong nagko-comment din sa kanilang page at yung ibang mga page din, yung mga page creator dyan, nakaala mo yung mga malilinis na tao, yung makapangusga ng kapwa, kaala mo sila hindi rin gumagawa ng ganong bagay. Sabi ko nga sa isa eh, kahit yung MC na nagsalita na uso na ngayon ng copyright eh, galit na galit kayo pag may gumagamit ng beat ninyo. Pero ang lakas niyong kumuha ng mga lyrics, 'di ba? Kahit nga sa mga rap battle ninyo, kinukuha ninyo mismo yung mga bars ninyo sa ibang bansa, itinatagalog niyo lang. Tapos galit na galit kayo sa taong 'to. 'Di ba?
Huwag kayong magsalita ng mga ganung bagay kung hindi nyo ginagawa. Magwala kayong karapatan magsalita ng masama sa kapwa kung hindi mo, kung ikaw ay gumagawa rin ng mga ganung bagay. Diba? Tatanan ako sa mga nababasa kong comments sa Facebook kung saan parang nararamdaman ko na para akong hinahila pababa. Imbis na maramdaman ko ang kanilang suporta, may mga nagsabi pang baka hihila ako makabangon. Kaya sa kaso ng sinampa ng original artist na si Lenka laban sa akin. Diba? Eh kung mga kamag-anak mo nga, hindi ka rin sinisuportahan eh, ganun talaga ang buhay. Kahit mga kaibigan mo sa Facebook, hindi nga sinusuportahan mga videos mo eh. Pero mas sinusuportahan nila yung mga ibang kupal na vlogger sa Pilipinas. Kasi hindi naman nila kilala eh. Kaya nga kapag gano'n, mas maganda pa nga yung mga sumusuporta sa'yo, yung mga hindi mo kilala na kaplastic. Mas masarap pang pakisamahan yung mga ganun tao. Kaysa sa mga nakakilala ka na nga nila, hindi pa nila kaya sa inyo ibigay yung konting suporta mo. Yeah, tulad kong isang local artist na baguhan pa lamang sa kalakaran ng imusika, naging leksyon po sa amin ang mga naturang pangyayari. Ngayon pa man, sa kabila ng pambabatikos na pinupukol sa amin, ay pinili namin manahimik dahil ayaw namin umaba pa ang mga issue at maging sanhi pa ng di pagkakunawaan ng bawat isa. Kaya humihingi lang po kami ng konting pangunawa. Lahat po ng negatibong opinion at komento niyo sa amin ay nagsisilbing paalala at gasolina upang mas lalo pa naming pagtigihan ang aming mga ginagawa. At para maliwanagan ng lahat, tungkol sa issue na ito, gusto ko lang po ipaalam na wala pong kasong sinapalaban sa amin. Sa katunayan, naging... Diba? Tapos may mga fake Facebook page dyan na mga inventor, yung magaling gumawa ng kwento, nasasabihin nila na sinampaan daw silang kaso si Shaira Moro ng copyright infringement. Diba? Porkit nakita lang nila yung post na may nagsumbong na tarantadong nila lang na sa Twitter. Opo, sa Twitter ba yun? Sa IG? Sa Twitter yata yun. Hindi yun ibig sabihin na nagsampa siya ng action, ano, ng kaso. Ang sinabi ni Lenka doon sa post, you take an action. I'm take an action. Ibig sabihin, gagawa lang niya ng action. Respond, diba? Pero hindi niya sinabi na dedemandahin niya si Shaira. Kasi yung mga nag-iimbento ng mga Facebook page, kala mo kung sino mga nilalang na ano. Kala mo sila mga genius eh. Mas marunong pa sila sa creator. Diba? Kung kakampikad, huwag na sa sinungaling. Mas okay pa nga itong mga taong to na gumagawa ng content at mga yung pinakuha ng yung tip. At naman yung mga iniidolo nyo. Mga rapper, ang dami ninanakaw na beat, parang ba't hindi nyo na nagagawang magreklamo? 90s pa lang may nangyayari na yun, 1980s. Tapos ngayon, porket may isang Pilipino na biglang umangat. Sabagay, proud to be Pinoy. Utak talang ka. Nahon at mapayapa ang pag-uusap namin ng kampo ni Lenka at nauwi mo ito sa pagkakaroon ng kasunduan hinggil sa pamamaraan na muling paglabas ng kanta sa mga online streaming platforms. At ngayon nga, nice pang ihayag sa inyong lahat na malapit na po namin ibalik sa mga streaming platforms ang kantang Selos, kasabay na din po ng iba pang kanta ng aming produksyon. Muli po natin mapapakinggan at masasabayan ang kantang Selos. Sana po ngayon ay maging masaya na lamang po tayo dahil hindi lang naman po ito para sa akin, para din po ito sa mga kapwa kong Bangsamoro artist at sa mga kapwa kong Pilipino. Nagpapasalamat po kami sa lahat na nanatiling matiway ang paniniwala at suporta sa akin at sa aming produksyon. Sa mga kumontak na nais mag-abot ng tulong hingil sa mga issue. Alam mo mga kaplastic, madali lang naman kasing gumawa ng content. Maraming gumagawa ng parody, maraming gumagawa ng cover song, pero never nagkaroon ng copyright infringement. Just in case na sinalagay mo lang yung sarili mo sa tama.
hindi mo kinukuha yung rights nila. Kasi sa YouTube kasi, mga ka-plastic, kahit hindi ka magpaalam, talagang meron at meron pa rin perius na kung tawag. Hindi mo kailangan pumunta sa bahay ni Lenka para sabihin mo na, hoy Lenka, hiramin ko lang yung beat mo na Trouble is a Friend. Gagawin kong Tagalog version. Hindi ganun eh. Kailangan ba magpaalam ka in personal? So, ang daming content creator na pupunta sa bahay ni Lenka. Kung gano'n. At hindi lang kay Lenka. Kahit sa mga ibang creator na sikat, napupuntaan pa nila yung bahay ng tao. O kaya, kukontakin mo yung kanilang page. Magre-ring yung phone nila at sasabihin mo ay, magpapaalam lang ako. Kunin ko yung beat mo saglit. Gagawa lang ako ng parody. Okay lang ba sa'yo? Baka kasi masampaan mo ng kaso eh. Ng plagiarism. Ganun ba yung utak ng tao? So, yung mga Pilipino kasi, pinapalala pa yung issue eh. No? Wala, sinunod naman nila yung tamang proseso. Nag-agreement na yung dalawa. Instead na nagkaroon ng argumento, ay nagkaroon sila ng good communication sa bawat isa. Sa kampo ni Lenka at sa kampo ni Shaira. So, wala nang pag-uusapan mga ka-plastic at hindi ko na po kailangan pahabain at abutin sa uling part ng video kasi baka makapirate din tayo sa background music niya. Mataas na rin kasi yung antas ng copyright ni Shaira ngayon since sikat siya sa Spotify mga ka-plastic. Sikat siya sa TikTok, sa YouTube at ganun din sa Facebook. Once na maabot na po ito ng mga million views, matik yung copyright niya ito mataas na rin. Para maiwasan yung mga paggaya-gaya, diba? Diba? Baga, hindi naman niya inaano to. Hindi niya ginusto na mangopya ng beat. Baga, nataon lang talaga na yung mga Pilipino, mga kapwa natin Pilipino ay natuwa sa mga beat na ginawa niya. So, hindi lang sa kantang sa yun, sa marami rin siya mga nagawang kanta na medyo nakakahugot nga naman. Pero sana matapos na yung issue na ito at huwag na ninyong umuha pa ng kung ano-anong pananalitang hindi maganda against dito. Kung marunong kayong magmalaki sa buhay na hindi kayo nagnanakaw ng beat, patunayan nyo. Kung ikaw ay tunay na musikero, huwag kang gumamit ng nota. Mag-acapella ka na lang. So hanggang dito na lang ang aking opinion and this is me again, Big Sue, David Sasabi. Ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Ayan. What's up mga ka-plastic? And this is Candid Commentary Video na video live stream. Signing out. Oh, mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all. Para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po, mga ka-plastic.